Shoutout muna tayong mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin na member, welcome po kay Tita Jin Kiperes at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simulan na po natin ang ating kwento. Agad na nilibot nila ni Turo ang buong paligid ng bahay kasama sina Ringo at Baldo. Ngunit doon sa likuran, may nakita silang marka doon sa pader ng bakod. Gawa ito sa dugo. May mga litrang nakasulat doon na nakabaliktad habang pinaikutan ito ng mga nakabordang bungo. At ang mga ipinagtataka ng mga ito, mayroong nararamdaman si Naturo na kakaibang lakas ng presensya galing doon sa mga nakasulat doon sa pader. Wika naman nitong si Ringo. Parang isang pangtarak na usal ng barang ang mga iyan, kaibigan at Turo. Alam mo ba, ang mga usal para mawasak ang mga iyan. Umiling lamang itong si Turo dahil bukod sa hindi niya alam ang mga usal na pangwasak sa mga ganitong uri ng kaalaman, may naamoy din siyang mga nilalang ang nasa paligid. Alam niyang mayroong lihim na nagmamasid sa kanila, kaya wika nitong si Turo sa dalawa. Ringo, Baldo, maiwan muna kayo dito sa likuran. Ipapaalam ko lamang ang mga ito kay Makro. At pagkatapos, mabilis nang umalis itong si Turo doon pabalik sa kinaroroonan nila ni Makro doon sa ikalawang palapag. Ngunit habang naglalakad itong si Turo doon sa gilid ng bakod, may naririnig siyang mga sitsit. Kaya napatigil sa paglalakad ang aswang at agad na nagpalingon-lingon doon sa kapaligiran. Pinakiramdaman niyang muli ang mga iyon, ngunit hindi na ito naulit pa. Kaya naisip na lamang nitong si Turo na maaaring guni-guni lamang niya ang kanyang mga narinig na iyon. Maaaring mga tunog lamang ang mga iyon sa kapaligiran. Ngunit nang muling humakbang na itong si Turo, dito na niya muling narinig ang mga pagsitsit at may mga namoy pa siyang kakaiba. Kaya batid niyang hindi ordinaryo ang mga iyon. Nag-uusal agad ng mga orasyon itong si Turo. Ngunit bago pa niya matapos ang ginawang orasyon, may nasipat siyang isang anino ang napakabilis na umibis doon sa kakahuyan. Ngayon, batid nitong si Turo na pinaglaruan lamang siya ng kung sinong nilalang ang nasa paligid. Kaya walang inaksayang sandali itong si Turo. Maaring ginawa iyon ng mga maaring kalaban nila para maantala ang kanyang gagawing pagsabi sa kanyang mga nakita doon sa likuran kay Makro. Sa mga pagkakataon na ito, mabilis nang umigpaw itong si Turo sa bakod ng bahay hanggang sa makarating agad ito doon sa balkonahe ng bahay. Wala pang 5 mga segundo ang mga nakalipas. Pati ang mga nilalang na umaaligid doon at nakita ang ginawang iyon nitong si Turo. Gulat na gulat pa nga ang mga ito at hindi sila makapaniwala na biglang nawala ang taong nasa gilid ng bakod. Kaya batid din ng mga ito na hindi iyon ordinaryo. Habang itong si Turo, agad na sinabi naman niya kay Makro ang mga nakita nilang marka doon sa likod ng pader. Matapos na masabi ng aswang ang mga iyon, agad na wika nitong si Amara. Kailangan na mabura at mawasak ang mga markang iyon, Turo. Mga usal ng pamarka ang mga iyan at kung hindi agad iyan mawawasak, maaring mapasaloob na tayo ng isang malakas na salamangka. Wika naman itong si Makro. Kung ganoon, Turo. Nagsisimula ng kumilos ang mga sinasabing mga nilalang ni Don Renato. Kasikatan ng araw, ngunit nagpaparamdam na ang mga ito. Tama ka, kaibigan ng Makro. Nasa paligid lamang ang mga ito dahil nagpaparamdam din ang mga iyan sa akin kanina. Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito,
sinamahan na nila ni Macro at Amara itong si Toro. Samantalang nanatili naman doon itong si Makil para patuloy na magbantay. Ilang sandali pa, habang papunta sina Macro doon sa likuran, naramdaman na din ito ang mga sinasabing nararamdaman nitong si Toro kanina. Kaya wika nito kay Toro. Mukhang nasa paligid lamang ang mga ito, Toro, at tama ka. Mukhang gusto talaga ng mga ito na makipaglaro. Ngunit kailangan pa rin natin mag-iingat sa mga ito. Malakas ang kanilang mga kakayahan sa mga pangmarka. Mukhang hindi lamang basta mga antingero ang mga ito. Pagdating nila doon sa likuran, agad na gumawa ng mga usal itong si Amara. At pagkatapos, nagbanggit ito ng tatlong mga banyagang salita. May kinuha din itong mga dahon at pagkatapos ipinunas niya ang mga iyon doon sa mga nakasulat sa pader. Habang ginagawa iyon ni Amara, nakakarinig ang mga ito ng mga mahihinang mga panaghoy na parang galing doon sa mga nakamarka sa pader. Matapos ang mga pangyayaring iyon, narinig na naman ng mga ito ang isang napakatinis na tili galing doon sa kakahuyan. Nagulat ang mga ito. Agad na wika nitong si Ringo. Macro, kanina pa ako naiinis sa mga ito. Gusto ko nang durugin ang mga nilalang na ito. Kanina pa nagpaparamdam ang mga ito sa amin. Sagot naman agad itong si Macro. Huwag mo na, Ringo. Kailangan muna natin na manmanan kung ano pa ang mga kaya nilang gawin. Hindi pa natin alam kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito. Matapos iyon, gumawa ng mga malalakas na mga usal itong si Amara. Mga usal na panguntra galing sa mga orasyon ng pangmarka. Ginawa nila iyon sa palibot ng buong bakuran. Matapos nilang magawa ang mga iyon, muling pumasok na ang mga ito sa loob. Hinayaan na lamang muna ng mga ito ang mga nilalang doon sa labas. Pulido na ang mga ginagawang pudir at harang na iyon nitong si Amara. Hindi na basta-basta na makakabato ang mga iyon ng orasyon ng mga pangmarka. Doon sa loob, agad na pinag-usapan na nila ni Macro ang mga dapat nilang gagawin. Sa tingin kasi ng mga ito, nanggugulo pa lamang ang mga nilalang na iyon sa mga oras na ito. At baka mamayang gabi, gagawin na ng mga ito ang kanilang totoong plano. Pinagsabihan na nila ni Macro ang pamilya nitong si Manong Doroy na kung maaari, huwag na munang lumabas ang mga ito. Ang inaakala nila ni Macro na madaling misyon lamang ang mga ito. Ngunit mukhang nagkakamali yata ang kanilang grupo. Sa tingin kasi nitong si Amara, matataas na mga karunungan sa orasyon ang mga gawain na iyon. Hinala din nitong si Amara, maaaring mga gabunan ang mga ito dahil na rin sa mga pamamaraan ng kanilang mga ginagawang pangmarka o di kaya mga amaranhig ang mga ito. Tumawag itong si Macro kay Don Renato. Sinabi nito ang mga nangyayari doon sa kanyang bahay. Humiling itong si Macro na kung maaari, tingnan nila ang mga koleksyon ng Don doon sa loob ng kanyang kwarto. Gusto nitong si Macro na tiyakin kung totoo ang mga hinala nitong si Amara. Agad naman na pumayag itong si Don Renato. Nahiwagaan din ito sa ibinalita nitong si Macro. Sa tingin ng Don, mukhang umaangat yata ang antas na ginagawang panggugulo ng mga nilalang na ito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumasok na sina Macro at Amara doon sa loob ng kwarto. Agad na nakikita nila ni Macro at Amara ang mga koleksyon nitong si Don Renato. Nakalagay ang mga ito doon sa mga nakahilirang salamin. Binusisi nilang mabuti ang lahat ng mga iyon hanggang sa makita nila ni Amara ang isang punyal na may mga nakaukit na kakaibang mga litra na parang mga sinaunang alibata. Nakakaramdam din ng kakaibang presensya ang dalawa galing sa bagay na iyon. Agad na lumapit itong si Amara, ngunit bumuka-buka na ang bibig ng dalagita. Matapos ang mga ginagawang iyon nitong si Amara, biglang kumikinang ang mga litrang nakatatak doon sa puluhan ng punyal at maging sa mismong patalim nito. Wika nitong si Amara. Macro, ang punyal na ito ang kanilang pakay. Maaaring may kinalaman sa punyal na ito ang mga nilalang na nasa paligid.
ang mga nakasulat doon sa pader at ang mga nakasulat sa puluhan ng punyal na ito ay magkakapareho lamang. Hindi mga gabunan ang mga nilalang na sumusunod kay Don Renato. Mga amaranhig ang mga ito, Makro. Maaring may kaugnayan ang punyal na ito sa kanilang ninuno. Kailangan natin na mag-ingat. Mukhang mga matataas na antas na mga amaranhig ang mga umalaygid sa atin. Dalubhasa ang mga ito sa mga paggamit ng mga orasyon na pangmarka at mga paninlang. Nagpayo itong si Amara na lahat ng mga kasamahan nila maglalagay ng mga habak para hindi sila matamaan ng mga orasyon na linlang galing sa mga aswang na ito. Dahil ayon kay Amara, magaling din ang mga nilalang na ito na kopyahin ang hitsura ng isang tao. Ilang sandali pa, habang papalabas na sana sina Amara at Makro doon sa kwarto, nakita nilang nagmamadali itong si Ringo na lumapit agad sa kanila at uwikan itong si Ringo. Kaibigan na Makro, tingnan mo doon sa labas ng bakod. Kaya hindi na nagtanong pa sina Makro at Amara, agad nang sumunod ang mga ito kay Ringo. At pagdating ng mga ito doon sa balkonahe ng bahay na iyon, agad na dumungaw ang mga ito at tiningnan ang itinuro nitong si Ringo doon sa unahan. At nakita nila doon ang limang mga kalalakihan. Dalawa sa mga ito ay mga batang paslit. Naglalaro ang dalawang mga bata sa gilid ng bakod. Samantalang ang tatlong mga kalalakihan nakatayo ang mga iyon sa gilid ng mga puno ng mangga. Noong una, nakatitig lamang ang mga iyon doon sa kabilang bahagi ng mga kakahuyan. Ngunit lumipas lamang ang ilang mga sandali. Simula nang dumungaw sina Makro, biglang bumaling ang mga ulo ng mga ito at ngayon mariin nang nakatitig ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Nagkatitigan sina Makro at ang mga nilalang. Kitang-kita nila ang mga pulang mata ng mga ito. Ngayon, batid ni Makro na tama nga si Amara, hindi mga gabunan ang mga ito kundi mga amaranhig. Makalipas ang ilang mga minuto, biglang tumakbo ang dalawang mga bata papasuot doon sa mga kakahuyan. Samantalang ang tatlong kalalakihan, tumalikod na din ang mga ito. Ngunit may napansin agad itong si Makro doon sa kinatatayuan ng mga ito. Mayroong tatlong bagay ang mga nakatarak sa lupa. Hindi lamang nila matiyak kung mga punyal ba ang mga iyon o mga kahoy lamang. Kinutuban itong si Makro, kaya inutusan niya sina Ringo, Baldo at Toro para tingnan nila ang mga iyon. Samantalang sina Makro at Amara, agad na pumasok ang mga ito doon sa sala ng ikalawang palapag. Muling tinawagan ni Makro itong si Don Renato at nagtatanong ito tungkol doon sa punyal na nakita nila doon sa loob ng kwarto. Kung sino ang nagmamay-ari nito bago mapasakamay nitong si Don Renato. Agad naman na nagkwento ang Don kay Makro. Ayon nito, mayroong isang grupo ang nagbinta sa kanya ng malaking halaga. Ayon kasi ng grupong iyon, ang punyal na iyon ay isang mahalagang bagay na pagmamay-ari ng mga taong tribo doon sa bukirin ng Mindanao. Ngunit ipinasa lamang iyon ng kanilang mga naunang membro doon sa kanilang grupo. At matapos iyon, nabalitaan na lamang ng mga ito ang kalagim-lagim na kamatayan na nangyayari sa mga ito. Hanggang sa pinatay na isa-isa ang kanilang mga kasamaan nang hindi pa nila mawaring mga nilalang. Kung sino ang may hawak ng punyal na iyon, agad na aatakihin ang mga ito ng mga nilalang. Ngunit ang nakapagtataka, hindi naman kinuha ng mga nilalang na ito ang nasabing punyal. Kahit na napapatay na nila ang sinuman na may hawak sa punyal, hindi naman ito nawawala. Sadyang pinapatay lamang ng mga ito ang gustong hahawak sa punyal na iyon. Kaya sa mga sinasabing iyon ni Don Renato, naguguluhan sina Makro. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandaling pag-iisip ng mga ito, wika nitong si Makro. Hindi kaya Amara na ang punyal na ito ay isang sumpa? Baka gusto ng mga nilalang na ibalik ang punyal na ito sa dati nitong kinaroroonan. O maaaring sumpa ito sa mga patuloy na nabubuhay na mga amaranhig at gumagala dito sa ating mundo.
Napaisip din itong si Amara at pagkatapos mabilis na tumingin ito sa kalendaryo. May mga binusisi ang dalagita doon. At makalipas lamang ang ilang mga minuto, wika nitong si Amara. Maaaring tama ka, Makro. Bukas na ang kabilugan ng buwan. Bukas ang pitsa ng pagkamatay ng Supremo ng mga Amaranig. Hindi mo ba narinig ang kwento ng mga Amaranig na dulon? Ang mga aswang na pumatay sa lahat ng mga taong nakatira sa isang sityo doon sa Bukirin ng Mindanao. Doon sa liblib na lugar ng lala gumagamot noong unang mga taon. Napabalita ang kahindik-hindik na pagpatay ng mga Amaranig na ito sa lahat ng mga tao na nakatira sa isang sityo bilang ganti ng mga ito sa kamatayan ng kanilang Supremo. At ang punyal na ito ang nakakapatay sa Supremo ng mga Amaranig. Maaaring ang ginawa ng mga nilalang na ito, pinapatay nila ang bawat magmamay-ari ng punyal dahil inaakala ng mga ito na kabilang pa rin ang mga ito sa pumatay sa kanilang Supremo. Kaya hindi nila kinuha ang punyal dahil ang tanging pakay ng mga ito, lahat ng hahawak at magdadala sa punyal ay itinuring nilang kalaban. Ngayon na nandirito ang punyal na ito, maaaring inaakala din ng mga Amaranig na tayo ay mga kalaban. Sa tingin nitong si Makro, tumpak ang sinasabi nitong si Amara. Bukas na ang kabilugan ng buwan kung saan mas malalakas ang mga Amaranig at maaaring magsipuntahan na din sa bahay na ito ang karamihan sa kanilang angkan. Ibig sabihin lamang, kailangan nila bukas na labanan ang angkan ng mga Amaranig na dulon. Ngayon, napag-alaman na nila kung anong klaseng mga kalaban ang umaaligid sa kanila. Bumalik sa may balkonahe ang dalawa. Nandoon pa rin itong si Makil, samantalang pabalik na din si Naturo, Ringo at Baldo galing doon sa bakod sa labas. Nang makaakyat na ang mga iyon, agad na sinabi ng mga ito na mga pangmarka na naman ang ginawa ng mga nilalang doon sa labas. Ngunit hindi na nabahala si Makro sa mga pangmarka na iyon. Ang kanyang iniisip ay ang mangyayari kinabukasan. Maaaring buong angkan ng mga Amaranig ng mga dulon ang aatake sa kanila. Maaaring bukas o maaaring mamayang gabi din. Mabilis nang naghanda ang mga ito. May mga ginagawa agad na mga maliliit na mga matutulis na mga kawayan ang mga ito. Pagkatapos itinarak nila pabaliktad ang mga iyon sa bawat sulok ng labas ng bahay. Naglagay din ang mga ito ng mga sinunog na mga dahon ng mimosa at makahiya sa buong paligid. Ngunit nang mapatapat na ang mga iyon doon sa gawing likuran ng bakod, agad na nakita nila ni Makro at Turo itong si Manong Duroy na nandoon sa gilid ng bakod na parang may mga iniusal-usal ito doon. Tatawagin na sana ito ni Makro. Bilin kasi niya na wag lalabas ang mga iyon ng bahay. Ngunit agad na wika nitong si Turo habang sumisingot-singot ang aswang. Kaibigan ng Makro, naamoy ko ang tunay na pagkatao ng isang iyan. Hindi si Manong Duroy ang matandang iyan. Isa iyang Amaranig. Naamoy ko sa kanya ang kakaibang amoy sa pagiging aswang. Kaya napamura agad itong si Makro. Agad na ikinarga nito ang usal sa kanyang kamao. Ginamit na din niya ang kanyang mutya ng pangil ng kidlat at pagkatapos napakabilis na tumakbo papalapit kay Manong Duroy. Nang makalapit na itong si Makro, dito pa niya naramdaman na hindi nga ito si Manong Duroy. Napalingon naman sa kanya ang nag-anyong si Manong Duroy at nang makita nito si Makro, agad itong umigpaw papunta sa itaas ng pader palabas. Ngunit hindi na nito naiwasan ang rumaragasang suntok ni Makro. Tinamaan ito sa likuran na naging dahilan para mapaigik agad ito at tumilapon sa labas ng bakod. Sa lakas pa nga ng pagkasuntok nitong si Makro, tumalsik ito ng ilang metro at tumama pa doon sa puno ng kahoy bago ito tuluyang bumagsak sa lupa.